sa ngalan ng mga anak at Espiritu Santo, sumayin ang Panginoon. Pinupunta po natin ngayon si Santo Tomas ng Aquinas, Doktor ng Simbahan. At upang maging karapat-dapat ay tumanap ang isya natin ng ating mga kasalanan ng mga pagkulang. Inaangalan ko sa mga pagdaliang Diyos at sa inyong mga kapatid na lupang nakasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Diyos Maria sa lahat ng mga anyay ng mga banal at sa inyong mga kapatid na may panalangin sa Panginoon ng ating Diyos. Kawalan tayo ang mga pangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at magpapayag tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, awa. Kristo, awa ang kayo. Panginoon, awa. Ang maraming magkapagaling ginawa mong maging katangit-tangit si Santo Tomas sa pagiging garala sa kabanalan at pagiging mahusay sa panang na karunungan, ipag-alaw mo ang inyuro niya ay aming manutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo ang kasawala ng God. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo may pananalangin kung natitiwala tayo mangyayari ang mga inasahan natin. At naniniwala ko sa mga bagay na hindi natin nakikita. At kinalooban ng Diyos ang mga tao kung bumadaan sa kanilang pananalangin sa Kanya. Dahil sa pananalangin sa Diyos, at siya pagpapahin ng Diyos sa lupa na tinanato sa kanya. At pangyari siya. Bagamat hindi niya alam kung saan paroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya ay nanilalang bilang dalawang sa lupa na tinanato sa kanya ng Diyos. Tumula siya sa mga prawda, kasama nila Isaac at Hagar, na kagaya tumanggap ng malalaking pangako sa Diyos. Habang hinihintay ang itatag ang muso na ang naglalo at ang tayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat napagdala ay tumuloy ng Diyos na magkaanak sa pagkat pananalig siya ng tapat at ang pangako. Kaya sa taong nagpapuloy ng halos patay na ay nagbunan sa isang lahi na naging kasindahan niya bituin sa langit at ang buhangin sa ginagpasigan. Sila lahat ang matay na ang pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamatay ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit matanaw nila iyon nila sa malayo. Kinilala nila isang dayuhan lamang at naging bagbayan dito sa lupa. Ipinagkilala ng mga tao ang magsasalita na kailangan nila ang pasilan sa maling bayan. Kung ang maaaralan nila ay ang lupa ay pinanggalingan nila, may pagkakataon pa makabalik sa daroon. Ngunit ang mga kamay nila ay isang lungsod na lalong mabuti. Yaon lang sa langit. Kung hindi itinaliya ang Diyos, na siya ay maging Diyos nila. Sapagkat pinagandaan niya sila ng isang lungso. At nang subuti ng Diyos si Abraham, pagkailan din ang lungso sa kanya. Naiwagulit si Isaac bilang hain sa Diyos. Hanggang niya ang lungso sa isa sa iyong anak, dahil hindi na ako sa kanya ng Diyos, na balik na sa kanya si
mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Tuong Diyos ay pinag-iingat niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang mga pangyayang tagapagligtas mula sa ngiti ni David ng kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga magagalang propeta na umuuna. Ang Diyos ay pinag-iingat niya ang Israel. Nailigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kanyang lahat ng natutuon sa atin. Ipinangako niya na tayo magagalang ang ating mga magulang at aalaman niya ang kanyang banal na tapat. Ang Diyos ay pinag-iingat niya ang Israel. Iyan ang sumpang bitawan niya sa ating ama si Abraham. Nailigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matulog sa kanyang tanging habang tayo ay nabubuhay. Tuwing Diyos ay pinag-iingat niya ang Israel. Aleluya, aleluya. Kailangan ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan ng anak niya ay binigay. Aleluya. Kailang ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan kaya tanap niya ang ibigay. Sumayin niyo ang pagmamahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong ano na yun ang mga pagtatakip sa silid na sinabi ni Jesus sa kanyang malaga, tumawid kayo sa ibayon. Katiniwan nila ang mga tao at sumakay sa magkang kinalululaan ni Jesus upang itawin siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas ng maos, inampas ang malaking ano ng bangka. Ano pa ang halos ng puno ito ng tubig. Sa Jesus naman ay nakahilog sa unang na may hulihan ng bangka at natutulog. Ginisin siya ng mga lalaki, Guru, kanila, di man ninyo halimtana, lulubog na tayo. Tumakot sa Jesus ang inyong sa aming tigod. At sinabi sa dagat, tumahimik ka, tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga lalaki, bakit kayo katakot? Wala pa ba kayong palagay? Sinigdan sila ng matinding takot at panghilas. At nagsabi sila isa, sino ba ito? At sinusunod ang pagbig ng amin at ng dagat. Ang mabuting balita ang Panginoon. Kahapon sinasabi ng lingko, sinabi natin na si Jesus ay nangigahan sa isang lugar during his public ministry sa Capernaum. At ito ay sa gabi. Ang tawag na natin ay Sea of Galilee or Lake of Galilee. Tuntusin po, ito talaga ilawa. Siguro yung mga naman yung mga, bakit tinawag na Sea of Galilee, yung lake pala. Alam namin, kapansin natin na yung katulad ng Laguna de Lake, tubig tabang. Kapansin natin na yung sea, tubig alam. Kaya ako yung Lake of Galilee, yung kumisang tinatawag na Sea of Galilee, kasi it acts like a sea. Ang kanyang pagkilos ay parang dagat. Maalog. Umaalog. Kung kayo po yung nakapuntuntan dyan sa
Citas sa kapuntang Rusya, yung lingkod yan, yung manmay. Haliraya. Kasi yun po yung mataas. Maaman din dyan. Ay may anong din. Kahit ngayon po ay manmay. Mas malakas po ang anong yan kung ikukumpara rin po sa ano na naranasan po dyan sa Laguna Lake. Kasi sa Laguna Lake wala ka masyadong makikita po ano ang ano. Kung isang po ay yung karo, hindi yung meron, pero yung ano ay hindi masyado. Pero sa mas malakas po doon sa Kalirayo. Mas malakas po kaysa sa Lake of Galilee. Kaya bahagi yun na kung saan ay nakita po natin na ito yung ginamit niya sa Biblia po natin kasi para sa East of Galilee, madali po yung kanilang paglalakbay para makarapit sa kanilang patutunguhan. Hanggang ito yung pamamaraan ng kanilang pag-tilos kung sa atin rito ay tulad ni binahayan po rito ay tumawid. Tumawid tayo sa iba. Mayroong pagtawid. Ngayon ang ating ay mga kalsada. Kumisang kinakailangan natin tumawid para punta sa kabila. Yung po, pag sinabi natin pagtawid, isa po sa elemento na ibinibigyan ng pansin natin sa pagtawid ay ang sakramento ng binyag. No? Mayroong pagtawid. Kaya po nung una, pamamaraan ng pagbibigyan ay paglulugod. Ilulugod tayo ngayon sa atin. Ay for practical reason ay pagbubuhos. Pero nalangin yung pagkakawin ay makita mo mismo para nga nag-aalak mo na sabi nga natin ay gasping for air. Inulungo ka eh. Talaga, yun yung isa sa mga makita po natin pagtawid. Pagtawid, saan? Mula sa kasalanan, patungo sa buhay na walang hanggan. Yun yung itinatawid natin. Ito yung maging bahagi ng ating patuloy ng pagkilos. Ang daan ng kabanal. Kaya ito yung isa sa mga hangon na pinapahalin ko sa akin. Kinakalaman tayo tumawid. Gawin tayo. Hindi lamang ito siguro sa kasalanan para maging marami. Kaya para lamang natin yung kanyang kalagana. Yung ating gawain bilang mga anak ng Diyos. Sabi ko nga kaapon sa mga anak ni Yahweh sa dahil. Ay huwag natin bayanan yung negatibo yung construction ng sentence. Gagutin natin. Gagutin natin positibo. Gagutin natin ang lahat ng pagkakataon para sa paghahari ng Diyos. Gagutin natin ang lahat ng pagkakataon para sa pag-aari ng Diyos. Kung tutusin nga po ay hindi lang ang gamitin natin yung pagkakataon. Kumisa nga ay we have to create opportunities. Kinakailangan din natin na gumawa ng mga opportunity para sa pag-aari ng sumakit. Ito yung kinakailangan natin ay ginatawin tayo. Kinakailangan mag-ibayo tayo ng pag-ibos.
Kaya isa ko sa may pinangalan ko rin yun, kumamit tayo. Kinakailangan natin ng isang patuloy na patuloy. Hindi pwedeng katulad din ng isang taon. Kinakailangan natin kumamit. Isa pa ang bahagi ng sa linibigan namin ang pansin ngayon sa ibang ebo na pinagawa niya ko sa atin ay ang hamon na alay na may kapamilihan sa Jesus na patiguro ang dolos. Yung kamangyarihan na higit sa kapangyarihan ng kaligtasan. Power over nature. Kaya nga, may bahay na sa Jesus ay Diyos. Ano sabi niya? Sino ang ito? Sino ang ito? Sino ang ito? Maging ng hangin at ng dagat. Sinusunod na maging kahit na hangin po ng dagat. Alam mo natin na nature has its laws. Ang kalikasan ng kanyang sariling batas. Pero kaya bigyan ng kapangyarihan ng Diyos na ito ay bigyan ng pagkikipin. Kumisan ng tao, kung sinilang tumulang sa Diyos, they would like to tamper with nature. Hindi kong ganun, hindi kong pagkaunawa. Akala ng tao ng kapangyarihan siya laban sa kalikasan. Kaya, akala ng tao kaya niyang i-manipulate ang kalikasan. Akala ng tao kumisan kaya niya na sirahin ang kalikasan na hindi siya napamahama. Hindi. Kaya sinabi ni Jesus na tumigil yung hangin ang tempulan ay hindi para sirahin ang kalikasan. Kundi dahil sa sila ay tumatulog na bahagi ng pagtutol para maipaayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Bahagi ng pagkilos ng Musa ay makita yung kahalagahan ng pagliligtas. So, hindi ko natin tinatambal ang nature para parusahan ang tao. Kasi yun ang nakita natin yung kasalukuyan nito ay sinisira natin ang kalikasan at napapahama ng tao. Yung kapangyarihan ng Jesus na higit sa kapangyarihan ng kalikasan ay para iligtas ng tao. At sabi na natin ay ito ang mga yung makita natin malamat may mga pagkilos na kung saan makita natin ngayon sa kasutuloy ng panahon na dahil sa pag-aakala lamang ng tao na meron siyang kapangyarihan over nature, ay kung siya nakala na ay hindi niya nasisira yung kalikasan, ay sana maging katulad siya ng Diyos na pwede niya paamunin ang kalikasan na hindi sinisira ang kalikasan. Na hindi sinisira ang kalikasan. Kasi sa unos na sirahin natin ang kalikasan, sisirahin tayo ng kalikasan. Yan po yung isa ko. Kaya bahagi ng pagkilos na yun, yung tinatawag natin climate change. Hindi yung tulad ng basihan dito na nagbabago ang climate. Hindi yun.
yung buong idea ng climate change, kapag narinig niyo po yung salitang climate change, hello, yung teorya na kaya nagpapago ang klima ay gawa ng katatawan ng tao. Yun yung teori ng tinatawag ng climate change. Pero kinakailangan na pag-ilasan ng tao na sa kanyang pagkilos, hindi niya masira ang kaligtasan. At ito yung binibigyan ko si na isa dito ng Santo Papa na pagtawagin natin ay Laudato Si. Laudato Si. Praise be to you, O God. Pagbubuli sa loob. Nalil, na ang tunay ng pagliligtas ng Diyos ay hindi dapat sumira ng kaligtasan. Kasi kung tutusin ko, yung pangyaya na pinamagin ko sa isang likan, sana po yung nabasa ninyo, kung hindi niya mo nabasa, basahin ninyo. Yan ako na sa likan pag-ibis, wala pa sa likan kagama. Naalo yung pangyaya ng pangyayang lang na yung parawahan na ating pakipag-ugnayan sa kaligtasan ay kapareho din ng parawahan na ating pakipag-ugnayan sa ating kapwa-tao. Isa yung pamamaraan na ano yung pinakabasihan? Pagmamahal. Pagmamahal. Hindi naman dahil sa gusto ko nito, hindi naman masisira ko ang ibang tao o ang kaligtasan. Pareho ang prinsipyo ng pagkipag-ugnayan sa kapwa-tao at sa kaligtasan. Na tumutuloy sana ay hindi na tumutulad sa maliwanag ng pagmamahal ng Diyos. Pero ito po yung dalawang bahagi na nais natin bigyan ng pag-inibay para po sa araw na ito. Una, yung pagtawid. At bakalit, nakakita siguro natin na may nakakilangan din natin. Marami tayong pagtawid na gagawin sa naitinig ng pag-isa sa mga hapon na kasalukuyang panahon ng pagtawid natin na pinamanin ko sa isang ikan ng Santo Papa, Laudato Si. Ano yun? Yung ating pakipag-ugnayan sa kaligtasan. Sabi nga po, kahit na siguro napakasimple, sabi nga ko natin, sabi nga ko ay magamang yung bahagi natin. Kung may iwasan natin yung dami ng basura na dadalhin ko natin doon sa basurahan, malaki na ang tulong yun. Kasama na ko yun. Kasi kung yung pong mga nagpupulog natin ng mga basura kaya natin ilagay sa ating halaman na ay mapapawasan po yung basura na kukunin ng basura yun. Bakit to? Kasi kapag dumami ang basura sa basurahan, marami itikarin na may tintas. Ano naman ang ugnayan ng rated progress? Yung rated gas, ay kapag po dumami, yan po isa sa mga aspeto na sumisira sa layer po ng ating atmosphere. So, kasi nandiyon, dumadami yung concentration. So, kung sa dumadami yung concentration, mas naging mainit yung lugar na yun. Kaya, nakatuturo sa tinatawag ko natin ngayon na global warming. Samantalang kung yan ay yung mga basura niya
nabubulo sa kanya-kanya ng mismo sariling mga bahay, mapabawasan ang mga matutulog tungkol sa kumukulong na tangunan, mapabawasan ang kaibigas. E siguro sa tuyo ay bagay, dito naman sa nabubulog na ito ay may kaibigas. Tama, pero maliit na yung concentration. Madali na siyang matunaw ng iba pang atmosphere, iba pang gas sa atmosphere. Eh, so, oxygen, nahaluan ng oxygen, so, hindi masyado maging malaki yung concentration ng methane gas. Kasi yung methane gas, ano yung problema ng methane gas? Ito yung sumisira doon sa tinatawag natin ozone layer ng ating kalikat, ating kalawakan. Na kapag nasisira yung ozone layer, lumalaki yung butas ng ozone layer, yung signal na naman, dahil butas na yung ozone layer, nilalagdugubay sa init ng araw na papasok sa mundo. Pero na nagkakaroon ng butas, ay umiinit ang mundo. Umiinit ang mundo. At marami pa, yun po yung pero yun po yung pinaka tinatawag po natin na nakikita po naman. Kaya yung tutulog po mo, patuloy mo natin na mag-ahon sa atin, pabigyan natin na higit na pag-ibigyan. Maliliit lang siguro ng mga pamara, pero makita rin po natin na makatulong tayo sa panawagan na pinapahayin natin po muna pa. Kapag pinag-usapan na natin ay ang kaligasan. Hindi mo kasi masyado pang binibigyan natin ng pansin dito sa Pilipinas. Pero hindi na po na hindi mo tayo apiktado. Pero kinakailangan mo natin na pag-uwi, general tayo, ay simple na po, isang pag-iwis na po sa pinamalingin sa atin sa biyaya ng aming pagkabiyan, ano yun, pag-iisa namin kay Kristo Mahal. Punting o pinisin mo ang dalawa. Pero ito na lang, ito ang gusto yung dalawa. Yung pagpawid mula sa kasalanan, patungo sa kabahanan. Pangalawa ay ang pangalaga natin ng kaligtasan.
menjalani dengan mengapa tadi untuk